Nakuha ng GMA News ang counter-affidavits na Cedric Lee, Bernice Lee at Zimmeras sa reklamo sa kanila ng aktor na si Bong Navarro. Idinetali ng grupo ng dalawang beses na panggagasaw mano ng aktor kay Denise Cornejo na itinanggi naman muli ng company Navarro. Nakatutok si Salima Refran, exclusive. Sa kanilang mga counter-affidavit na sinumite sa DOJ kamakailan, iginit na magkapatid na Cedric at Bernice Lee at kaibigan si Simeon Palmaras Jr. na ginahasa nga ng aktor na si Bong Navarro, si Denise Cornejo. Batay sa salaysay ni Cedric, madaling araw noong January 18, ilang oras matapos ang unang pagbisita ni Navarro sa condo unit ni Cornejo, tinext siya ni Cornejo, humingi ng tulong dahil hinaharas siya. Tinawagan niya iba pa nilang kaibigan at pumunta sa condo unit sa Forbeswood Heights. Doon na inamin ni Cornejo na ni-rape siya ni Navarro. Hinikayat niya si Cornejo na magsumbong sa mga otoridad pero gulong-gulo raw ang dalaga kaya hindi na niya pinilit. Sa iulan na insidente, sinalaysay naman ni Bernice Lee na pumunta siya sa unit ni Cornejo noong January 22 dahil lalabas sila ng dalaga. Pero nagutom siya kaya umalis. Pagbalik niya, ikunento na ni Denise na ni-rape na naman siya ni Navarro sa ikalawang pagpunta ng aktor sa condo unit. Sabi raw ni Denise, nasa may fire exit lang ang kaibigan nilang si Zimmeras kaya nasuklolohan siya. Sa puntong ito, sinabi na ni Bernice sa kapatid ang nangyari kaya sinugod ni Cedric si Navarro. Pareho sa salaysay ni Bernice ang kwento ni Simeon Palmaras Jr. sa affidavit niya. Katatapos lang daw niya manigarilyo noon sa fire exit at pagbalik niya sa condo, narinig na niya ang pagsigaw mula sa kwarto ni Cornejo. Dito niya nakita ang isang lalaking nakapatong kay Cornejo. Hinatak daw niya ang lalaki na nagpupumiglas para makatakas habang sinusuntok siya. Napigilan niya lang ang lalaki nang dumating na si Cedric. Itinali nila mga kamay ni Navarro at sinabiang inaaresto sa panggagahasa kay Denise at dadalhin sa polis. Hindi binanggit sa counter-affidavits ng tatlo ang tungkol sa iba pang lalaking kasama umano nila noong gabi ng January 22. Ang kampo ni Bong Navarro, naniniwalang desperado na ang kampo ni Nali. Nag-a-adjust sila ng kanilang kwento para matugunan yung hindi mo makaila na ebidensya, yung CCTV footage nga. Salima Refran, Nakatutok, 24 Oras.